Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May katanungan po ang mga kapatiran natin kaugnay po sa pagpatay sa sarili. Yung pong magtitiwakal o kaya ay magbabaril sa sarili o maglalaslas ng pulso o kaya ay tatalian yung liig niya. Subhanallah, marami tayong mga nakikita na ganyan. Pero alhamdulillah, ang marami pong gumagawa niyan ay mga non-Muslim. Kasi sa Islam, tanggapin natin ang takda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tinakda niya sa iyo na mawala ng asawa, takda sa iyo ng Allah. Mawala ng trabaho, takda sa iyo ng Allah. Mawala ng anak, takda sa iyo ng Allah. O kaya iniwanan ka ng asawa mo, takda sa iyo ng Allah. Kabilang sa iman, pananampalataya natin, antu'min na bilqadari khairihi wa syarihi. Kabilang sa iman natin, pananampalataya natin, natanggapin mo ang takda mo mabuti man o masama. Kaya hindi ka pwede magpakamatay. Subhanallah, na-bankrupt ka, iniwanan ka ng asawa mo, niloko ka, o ano man ang ginawa sa'yo, wala kang karapatan na, ano, na patay ng sarili mo. Subhanallah, napakalaking kasalanan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu anfusakum. Subhanallah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyong patayin ang inyong mga sarili. At ang kaparusahan ng tao na pinatay niya ang sarili niya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bi shay'in udiba bihi yawm al-qiyamah. At ang sino man na pinatay niya ang kanyang sarili, pinatay mo ang sarili mo, sinaksak mo, inilaslas mo, uminom ka ng lason o nagtali ka ng liig sa liig mo. Alam mo, akala mo maliligtas ka dito sa mundo? Akala mo makapagpapahinga ka dito sa mundo? Subhanallah, mas matindi ang naghihintay sa iyo. Ang ipaparusa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano yung ginamit mo sa magpatay sa sarili mo, uulit-ulitin mo yan. Uulit-ulitin mo. Kung naglaslas ka, lagi ka maglalaslas doon sa kabilang buhay. Kung sinaksak mo sarili mo, lagi ka magsasaksak ng sarili mo doon. Kung nagbaril ka, lagi ka magbabaril sa sarili mo sa kabilang buhay. Kung tinalim yung liig mo, lagi kang magtatali ng liig mo. Kung lumundag ka sa gusali, lagi kang lulundag sa gusali. Subhanallah, napakahirap mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya hindi pwedeng gawin mo yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam kasi pinangunahan mo yung gusto ng Allah para sa iyo. Hintayin mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala na dumating sa iyo ang kamatayan mo. Hindi yung pangunahan mo ang kagustuhan ng Allah para sa iyo. Kaya mga kapatid, huwag natin pangunahan ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Kasi bawat isa sa atin, talagang may katapusan pang buhay natin. Huwag natin pangunahan na papatay na natin agad ang ating sarili. Subhanallah, ipinagbawal lang Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso ang kanyang alipin na papatay niya ang kanyang sarili. Umaga parusa sa kanya yun. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith al-Qudsi, ba'dara ni 'abdi bi nafsihi haramtu 'alayhi al-jannah. Inunahan ako ng alipin ko sa kanyang sarili. Hindi pa dumating sa kanyang kamatayan na pinatay na niya ang sarili niya. Ipinagbawal ko sa kanya ang paraiso. Gusto mo bang mapunta sa impyerno? Dahil lang sa problema mo, depression, magsabar. Tanggapin mo takda mo. Hindi po solusyon magpakamatay ka. Subhanallah. Inutusan ka ng Allah na huwag mo patayin sarili mo. Magsabar ka. Ano man ang iwanan mo, magsabar ka, papalitan sa'yo ng Allah na mas mainam kaysa nawala sa'yo. Kaya ngayong alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na namatay ng anak, tapos tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang anghel, anong sabi ng aking alipin? Sabi niya, Allah, istarja ilaik. Nagsabi siya ng inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Nagsabar siya. Hindi siya nagreklamo. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ganun, ubnu lahu baitan fil jannati samuhu baytul hamd. So sa mananang hadith, gawa niyo siya ng bahay sa paraiso na tatawagin na bahay ng pagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kapalit ng pagpapasalamat at sabar. Dapat tanggapin natin lahat nakatakda dito sa mundo, hindi po solusyon ng pakamatay ka kasi parurusan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakahirap ng parusa. Akala mo makapagpapahinga ka, hindi. Ang parusa sa'yo ng Allah, kung ano yung ginamit mo na ipinatay mo sarili mo, ulit-ulitin mo yan. Hintayin mo lang, makaka-move on ka rin. Makaka-move on ka rin. Hindi naman sa lahat ng panahon ay mananatili ang lungkot, depression sa sarili mo, malalagpasan mo rin yan. Basta tandaan mo, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillah, awadahu Allah khairan minhu. Ano man ang iwanan mo para sa Allah, magsabar ka, kahit gusto mong gawin yun, pero iwanan mo para sa Allah, papalitan sa'yo ng Allah na mas mainam pa yung darating kasi sa nawala sa iyo. So manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, pahabain natin ang sabar natin. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, inna Allah idha habba 'abdan ibtalahu. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag linais niya sa iyo ang kabutihan, bibigyan kanya ng pagsubok.
So naway maiwasan po ng mga kapatiran natin na magbigti o patayin ang kanilang sarili, anuman ang problema, sa habaan po ang sabar. Yan po. Yan po ang solusyon. Hindi po solusyon ang magpakamatay, lalo mong parurusahan ang sarili mo mula sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.